po sa pataas ng hukom? Alam mo, yung pataas na yan ay Republic Act 8491, ang tinatawag na Philippines Flag Law. Kung saan isa sa mga provision dyan ay sinasabi na kailangan ang mga government officials ay dapat na nagkakaroon sila ng Monday flag ceremony. Okay. Kailangan tuwing Lunes yan, meron silang flag raising ceremony. Mm-hmm. Tsaka yung pagbaba ng bandila sa hapon naman, ano, at aawitin nila ang awit, ang pambansang awit ng Pilipinas. Uh-huh. At yung pag-recite nila ng panatang makabayan. Uh-huh. At yan ay sinasabi na kapag ka hindi ito tinupad, ay may parusang multa na hindi kukulangin sa 5,000 pesos. Mm-hmm. O kaya naman ay pagkabilanggo ng hindi susopra ng isang taon. May kulong pala po, may kulong pala po. At kung ang... Sa mga hindi dadalo yun, na Tony Mac? Sa hindi dadalo, dahil sa sinasabi rin, dapat tumalo sila eh. Uh-huh. Ano, at ang sinasabi dito sa patas, ang pangalawa, uhigit pang pag hindi pagtupad ng nasabing patas, ay yung hindi lang kailangan magkasama yung penalty multa at pagkakabilanggo. And pala, hindi or. Oo, yung sa unang offense, or. Uh-huh. Multa o pagkabilanggo. Sa first offense. Pangalawa at higit pa, multa at pagkabilanggo ay dapat magkasama. Oo, oh, ganun. So sa first offense pa lang, Attorney Max, sa first offense pa lang, sa unang hindi pagdalo, eh may parusa na kagad? May parusa, o siya will be punished by not more than 5,000 pesos. At ang bayad hindi pa rito, ang Korte Suprema nag-issue ng circular noong September 21, 2001. Opo. Na kung saan merong direktiba sa nila sa lahat ng workers sa buong bansa. Uh-huh. At sa lahat ng mga personnel na dapat na meron silang flag raising ceremony. Uh-huh. At noong March 25, 2009, may desisyon ng Korte Suprema sa isang kaso na kung saan itong batas na ito ay talagang pinapagtitibay nila at yung ginagawa ng mga empleyado sa isang government office ay sinabi lang dapat tinutupad nila ang nasabing patas. Mm-hmm. At ang nasabing Supreme Court decision ay pinirmahan ng dating Chief Justice Corona. Mm-hmm. At ito ng ayunan ni Associate Justice Consuelo Santiago at Antonio Carpio. Mm-hmm. At Teresita Leonardo de Castro. Naku eh, mukhang mga binanggit yung mga pangalan eh. Dumadalo ba yan sa flag raising? Hindi ko matandaan. Ang balita, si Senior Associate Justice Carpio at si Justice De Castro ay dumadalo. Nako. So hindi lang po yung Republic Act 8491 pala ang kanilang nalalabag, kundi yung sariling circular. Oo, sarili lang circular at sariling decision nila na kung saan pinagtitibay nila yung nasabing patas na yan, ano ha. Alam mo, hindi na yung hindi lang pagdalo o kaya kung ano mga kanilang hindi pagkakaunawaan, kundi hindi maganda ang impresyon na pinadarating ito sa ating kabataan. Alam mo yung mga estudyante, required sila niyan, ano ha, sa mga institution natin, educational institutions. Ano lamang sasabihin ng ating mga apo, ng ating mga pamangkin, pwede pala mag-attend kapag galit ka sa teacher. Kapag ikaw ay may tampo sa teacher mo, pwede kang mag-attend. Yung mga teachers naman, pag may tampo sa principal, pwede na rin huwag mag-attend, ano ba? Ay kung yung mga justices ng ating Korte Suprema ay nagagawa yan, bakit naman hindi nila magagawa pa ang bagay na yan? Tama kayo dyan sa... Ay, may na mo yung paalala ninyo, Tony Mac, baka nga nakakalimutan. At hindi lang sa Supreme Court, ha? Pati sa ibang ahensya ng gobyerno, Lunes ngayon, eh? Lunes ngayon, meron po palang Republic Act 8491. Alam mo kasi, yung ating pagmamahal sa ating bansa, ito isang bagay na dapat dito natin mapapakita yan. Nakita mo ibang mga mamamayan ibang bansa kung magpakita ng pagmamahal sa sariling bayan. Ganun na lamang. Pero bakit dito sa atin, magtatampo ka lamang sa iyong boss, eh, kalilimutan mo na lang iyong bandila, ang iyong pag-awit ng pambansang awit at panatang makabayan. Siguro hindi dapat natin ma-inculcate sa isipan nila. Sana po ay napapakinggan kayo ngayon ng mga maestrado ng Korte Suprema at nang dumalo na sila sa flag raising mamaya. Ay sana naman at maging magandang halimbawa sila para sa ating kabataan. Attorney Mac, salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Ay, Gerry, maraming salamat. Salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga po. Si Attorney Romulo Makalintal.